Magandang umaga mga idol, mga totoong mga inday, kaway kaway! Yan ngayong umaga, dito po tayo sa Dato Abdullah, Sangki Municipality na Province of Maguindanao. At kasama po natin ang ating idol, ang ating farmer expert, si Idol Larry Niri. At saka ang supervisor dito sa farm, si Mama Norzaina. Kaway kaway tayo dyan ma'am, yan. Pero bago ang lahat, may love shout out pala kay Mayor Dato Pax sa Manguda Dato at saka incoming governor din sa Sultan Kudarat. Kaway kaway sa iyo idol. Yan, dito po tayo sa kanyang farm. Kung napansin niyo po mga idol, last 2 months ago I think nagtanim po tayo ito yung sili farm na nasa 5 hectares po mga idol. Yan. So ito po siya ay lowland at alamin natin mula sa ating farmer expert Idol Larry kung ano yung mga teknik niya at saka step by step kasi po mga idol sa video namin sa aming sili farm maraming nagtatanong kung pwede makagawa tayo ng step by step video doon sa ating sili farming. So doon kasi hindi tayo nakagawa kasi every week mayroon tayong activity kung makikita nyo po from day 1 up to nag harvest tayo andun yung aming mga video. So dito sasummarize na po natin mga idol para at least isahang tingin nyo na lang sa mga may atsal farming, sili farming at saka yung siling mga janggo or panigang. Usually isa lang po ang management, panoorin nyo po ang video na ito. Bubulgar namin ang mga sikreto at saka alamin natin ang step by step from tanim up to now kung ano yung mga ginagawa. Yan. Idol Larry, ready na ba? Yes, okay. Ayan. So ito mga idol, kasi dito po tayo nung day 1 ang nagtanim. Usually, Idol Larry, ano yung nilalagay nyo pong basal? Punuan bago yung tanim? Ayan, bago pala yun, hinaluan na natin siya ng kuan. Yung mga vermi, rice hull, saka yung mga topsoil, pinagaluhalo yun. Oo. Yung sa coconut kuan, yung kuan ng nyo. Coconut pit. Coconut pit. Coco-pit, yung coco-pit. Sa yun, sa mga ingredients na nilagay natin, sa lupa bago natin itanim yung seedlings natin. And then pagkakatanim, didilikan natin. Ayos, panalo. Basal pa lang yun siya mga idol, basal. After noon, itinanim na natin yung punuan ng sili. Yan. So after na itanim ang punuan ng sili, ano po ang next activity nyo pagkabukas ba or the next day? Yun lang, next day monitor lang yun, didilikan natin. Para masiguro natin na yung mga roots niya medyo nakagapang na. And then after 1 week, yun, nag-apply na kagad tayo ng foliar. Foliar fertilizer? Fertilizer, oo. Spray, spray? Spray. Ano yung foliar nyo na ginamit? Yun, yung Primo. Primo yung foliar natin. Primo Plant Booster, mga idol. Plant yun booster. Yung ginamit namin sa aming sili farm. Ang Primo Plant Booster, isa yun sa mga nag-contribute na ganito kaganda, mga idol. Kasi first, mga idol, nung unang punta namin dito, nakita namin clay yung lupa. Sobrang yes. Clay talaga, as in literal na clay na pwede mong hormahin, gawing kalabaw yung lupa eh, no? Pwede. Yan, pero ganito siya kalago dahil basa, isa siguro yung foliar fertilizer yan, foliar, na Primo Plant Booster. Malaking naitulong noon sa halaman natin. Yun, malaking naitulong mga idol. Yun, 1 week yun ha, nag-spray tayo ng Primo Plant Booster. After noon, ano ang next yun na activity? After 1 week naman, nag-apply tayo ng 1846 na abuno. Pabitsin-bitsin lang siya, kunti lang kasi maliliit pa. Then after natin mag-apply ng abuno, kinabukasan, nag-spray tayo ng insecticide. Ayun, insecticide prevention. Prevention na kagad. Ano yung insecticide nyo, idol? Yung ginamit ko, una ko na ginamit dito is disease. Yung disease. Ayan, medyo prevention na yun kasi mabaho yun eh. Mabaho siya. Hindi makalapit yung mga insekto, tama ba? Pag nabunuhan mo kasi yung halaman, mababango yun. Yung piling ng mga insekto, masarap. Masarap kainin. Masarap kainin. Kaya dapat may prevention. Prevention mo kagad. Yan. Sakto po mga idol. So pwede natin iikutin dito, Idol Larry. Sige po. Sige. Yan. So ito po ay clay talaga mga idol. After nyan na natin 1 week, 2 weeks na ang ating sili. Opo. Ano naman ang next movement natin nung 2 weeks ng ating sili? 2 weeks natin, ganun. Apply ulit tayo ng foliar. Yung Primo Plant Booster ulit. Primo Plant Booster. And then kung pwede rin, apply tayo ng Yara Bortrak. Yara Bortrak. Yun, buron po yun siya ito mga idol. Yun yung buron na sinasabi. Mix ba yun sa foliar mo or separate? Actually hindi ako nagmi-mix. Kung Primo, Primo lang muna. Uh-huh. Para at least makikita natin kung ano talaga yung epekto ng ginamit natin na siya lang. Halimbawa kung Bortrak, Bortrak lang. Oo, yan. Dito mga idol, sa isang sprayan nyo, mga ilang galon ng Primo ang maubos nyo sa 5 hectares ba?
by Victor's nasa 6 na galon. 6 na galon na primo. At saka ilang tao yung nag-spray? 5. 5? 5. Pero 10 yan sila kasi kulang kami ng sprayer. Yung iba na sprayer namin si Rana. So 5 lang yung talagang kwan, aktibo na sprayer. Yun lang, palitan na lang sila kasi malawak naman to, hindi kakayanan ng 5 tao. Nakapahinga. Uh-huh. Yan. So mula dito mga idol hanggang doon, siguro mga mahigit kalahating kilometro ang haba, no? May isang knapsack sprayer ba to mo, boss? Balikan. Balikan? Isang linya. Makabalik isang linya siya. Papunta dito, pabalik, isang knapsack sprayer isang na. Isang knapsack sprayer na. Ayun, yan siya mga idol. Isang knapsack sprayer ang bawat linya. Bawat linya. Ayun, sobrang dami. Masaya to. Ayan, so 2 weeks na po tayo, nag 3 weeks na tayo. Opo. Ano ulit ang activities natin pagdating ng 3 weeks? 3 weeks, apply na tayo ng urea. Ah, urea na fertilizer. Urea na fertilizer. Pwede nating haluan siya ng kwan, ng MOP, yung World Cup. Pwede nating ihalo. Potash or yung 1846? 1846. Pero huwag masyadong madami. Kunti lang. Sa estimate mo, Idolari, sa isang punuan, mga ilang grams lang po or gano'ng kadami sa isang kutsara? Siguro isang kutsara lang kung maliliit pa siya. Kung isang kutsara lang, medyo marami na nga yan. Pero, 0.5 grams. Oo, pero dapat 0.5 grams lang. Huwag masyadong malapit sa puno. Medyo malayo-layo. Medyo malayo siya ng konti. Kasi mainit din yung potash. Mm-hmm. At saka yung urea mismo. Urea mismo yun. Yun ang mabilis nakakamatay. Mabilis kasing yun. Makakapatay ng tanim, no? Mainit. Mainit. Yan, so 3 weeks na mga idol, ha? Nag-abuno tayo ulit. Ito yung pangalawang abuno natin. Pangalawang abuno. Pangalawang abuno, yung urea, pwedeng haluan ng potash or 1846. Super growth. Oh, super growth. Ayan, so next po, pagdating ng 4 weeks, ano naman po ang activities natin? Yun, apply ulit tayo, foliar ulit tayo. Yun, foliar. Ah, every 2 weeks. Every 2 weeks, foliar tayo. Or every week nga kung kailangan. Oo. Depende. Foliar, ginagawa natin dito, salita na lang. Foliar. Oo. Insecticide, kung kahit kukunti pa lang yung nakikita natin yung mga insekto, spray kagad tayo ng insecticide. O yung foliar nyo, ano naman yung foliar nyo? Yun, primo pa rin. Ah, primo pa rin, ayun pa rin. Ito. So ito yung 4 weeks, ito yung ika 2 times na nilang mag-apply ng foliar fertilizer. Kasi every 2 weeks. Every 2 weeks. Tapos mix nyo po ng prevention ng anong insecticide po? Malatayon, natapos tayo ng disease, malatayon na naman. Ayun, so low dose lang na mga insecticide, low no? Low dose lang. Low dose, sino yung pinakamura? Hindi naman natin kailangan yung mga pataas ng insecticide. So yun po ang mga sikreto mga idol. Sa umpisa, as prevention, yung mga mamurahing insecticide at saka low dose talaga na insecticide. Kasi pagdating ng matagalan, kung mag-umpisa tayo sa mga high class na insecticide or matatapang, baka magka-resistance na, no? Iyon, isa yan. Ayun siya mga idol. So dito tayo, so 4 weeks na tayo mga idol, ha? Ito, madali ang video na lang to para sa summarize, ha? 4 weeks, pagdating ng 5 weeks, Idolari, ano na yung activity natin? Apply naman tayo ng kwan, ng another fertilizer na naman. Pwede natin ibalik yung super grow. Pag nakikita natin na medyo hindi siya naka-volume, apply kagad tayo ng super grow. Mas maganda kasi yung abuno ng super grow kasi ito yung mga napapansin ko. Once na naglagay ako ng super grow, mga siguro mga 3 days lang, 4 days, makikita mo na talagang lago na naman ulit. Ganito siya mga idol. Ay, yung super grow, ano ba yun? 1846 ba yun? Tama ba? 1846. Ah, yun. 1846 yun, yung super grow mga idol. At saka, ano nga yung mix mo? Wala na. Sa 5 weeks, super wala, grow lang? Wala, hindi ako nag-mix, super grow lang. Yan, so ito yung 1846 na ginagamit namin mga idol. Kung napansin nyo po, yun usually ang gamit namin ang 1846. Mm-hmm. So sa 1846 kasi mataas ang phosphorus niya, no? Nasa 46%. Uh-huh. At saka ang nitrogen niya 18 lang. So yung ugat, ganun talaga mag-spread. Mm-hmm. Kahit clay siya. Saka kuhan pala, nakalimutan ko. Every week, nag-drains kami. Drains kami ng calcium nitrate. Ng Yara? Yara. Yun, drains namin. So dapat dilig. Dilig mo talaga siya na mababasa yung puno. Wala naman yung problema. Wala siyang kuhan basat. Dilig siya. Walang limit. Walang limit sa isang sa 16 liters is 5 tablespoons lang ilalagay natin. Simple natin yung 5 tablespoons. Oh, maliit lang. Maliit lang, kunting kwan lang siya. Siguro mga nasa 100 grams lang. Pang kumbaga pang appetite lang ng tanim natin. Na pag nag-apply tayo ng ibang abuno, 'yun mas mabilis niyang kainin. Every week talaga 'yon. Every week. So first week, second week, third week, fourth week, fifth week, 'yun may drinking 'yon. Drinking 'yan. Regardless kung maulan man siya o hindi. Oo, drinking yun. Ayun siya mga idol, ha? Mm.
Sa isang punuan po, Idol Ari, mga ilang litro po ang, ilang ml po ang madrinks natin? Siguro mga isa o dalawang cup. Baso. Baso. So, nasa 200 ml po mga idol. At saka Idol Ari, ito, itatanong ko muna. 5th week na po tayo mga idol, 5 weeks na po tayo. Itatanong ko muna kasi nakita ko. Maganda yung punuan niya. May, kumbaga nakakultivate siya, Idol Ari. Oh, ito. Yan. Ilang weeks po ito siya ninyo ginawa? Itong nakultivate ang lupa? Nung pag-apply po namin ng van ng Super Grow na abuno, automatic, kinapag-tibit, kinabukasan, cultivate kagad siya. Para yung abuno, matatakpan. Ah, so mga 4 weeks. 4 weeks siya. 4 weeks siya mga idol, naggawa ng cultivation para mabunbunan ang punuan ng sili, no, dito. Grabe, sobrang lago. I think natalo pa ata yung record namin mga idol. Kung palaguan lang ng sili mga idol, ito talaga ang pinakamaganda ating nakita. So, salot talaga kay Mayor Pak Sali Mangorodato. Ang ganda ng kanyang management. Siya po ang mayroong step-by-step guide dito na sinusunod nyo lang. Siya po yung pinaka... Mastermind! Technician namin. Ang technician, mga idol. Yung boss namin, ang technician Oo. Namin. Mayroon talagang program sila, mga idol. Sa amin kasi, Idol Ari, wala kaming program. Tumitingin lang kami kung ano yung kulang, yun ang nilagay. Dito, kumbaga, nandyan man siya or wala, nakaprogram ang sili. Nakaprogram, o. Aba, mula sa pag-umpisa hanggang sa harvest, nandun na lahat ng program nun. Ayan! So, siguro every yung... Every week, iba-iba yun. Sinusunod namin yun. Yun ang dahilan nga, tsaka naging ganito yung mana sa kanya. Ayan! Pagkakalam ko, Idol Ari, hanggang harvest ba, may program ba kung ilang tao? O, meron. Ayan! Idol talaga! Mayor Pak Sali Mangorodato, salot po kami sa inyo. Sobrang napakaganda nyo pong technique at saka yung research nyo, sobrang ganda po. At saka ganda po ng sili. Although ito po ay clean na lupa, mga idol, tandaan nyo po yan, clean po na lupa. Usually, may mga na-features kaming clean na lupa na hindi talaga malago na kagaya nito. Kunwari, kumbaga bonsai siya, bonsai. Bonsai. Bonsai pro ito. Ito palang ilang weeks nga ito, ilang days? 65 days. 65 days palang po mga idol, ganito na po siya kaganda o. Oh. Parang labuyo din namin or mas malamang pa sa aming sili mga idol. Sobrang ganda at saka sobrang dami ng bunga sa loob po. Ito po yung super hit. Yan. Super hit one. Yan. Salute po Idol Mayor Pak Sali Mangorodato po. At saka dito na tayo 5 weeks. Itutuloy na natin. Sa 6 weeks or 2 months. 6 weeks pa lang. Isa't kalahating buwan. Ano ang activity natin? Yun. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-pulyar. Pulyar lang talaga. Huwag tayo mawawala ng pulyar lagi. Pulyar lang. Isa kasi yun, yung pulyar kasi yun ang pagkain ng mga dahon. Oo, primo plant booster ulit. Primo plant booster lang ginagamit. Yan, every 2 weeks. So matandaan nyo po, 2 weeks, 4 weeks, ngayon 6 weeks na. 3 times application na ng primo plant booster. Ayan, so sobrang ganda po. At saka walang sakit. Sa amin mga idol, nung nagbulaklak ang aming sili at saka nagbunga, mayroon na kaming na-encounter kung makikita nyo po na mga lip spot po mga idol. Yung, kumbaga yung spot na yellow sa... ating mga tanim na sili. Pero dito sa kanila, never po kami nakita na mayroong lip spot mga idol. Yan, mula punuan, oh, matanda na po ito siya, mula punuan, oh, wala po tayo makikita dyan na yellow na dahon. Yan, sobrang ganda ng management ni Idol Mayor Pak Sali Mangorodato. Yan, so 7 weeks na tayo, Idol Ari. 6 weeks pa lang ito. Mag 7 weeks na tayo. Ano na naman ang ginawa natin sa 7 weeks? Yan, siguro pag continuous tayo sa kwan, cultivation, abuno, and then cultivation kasi pag mga ganito malalaki na, kailangan natin i-cultivate and then sticking. Maglagay na ng sticking. Sticking, isa sa mga problema namin ngayon, yun nga, maraming medyo nag... Naano sa hangin. Kansya ng konti. Sa gilid, nagtagilid sa hangin. Oh. Ginagawa namin, sticking lang kami, kawayan lang muna. So, pero dito hindi pa naabot ng sticking, no? Hindi pa. Kasi yung may mga tumba na. So, doon kanina mga idol, yung na-video natin, mayroon ng mga sticking doon. Yan, medyo kulang ba sa manpower or kulang sa kawayan? Kulang kami sa kawayan. Kulang sa kawayan. Wala pang budget. Yan, pero susunod na pa, kasi pag dito na yung bunga niya, ito na yung malalaki. Sa amin kasi natumba na yung iba eh. Kasi yung sticking namin din kinaya, mabibigat kasi. Lalo na yung ano, pareha tayo ng foliar, yung primo plant booster. Sa sobrang ganda. Yan, so 7 weeks na tayo. O, hindi ba kayo nagpapadamo? Kasi may plastic molds eh. Actually, dito lang sa kanal. Yung kanal lang. Pinapadamuhan natin to. Kasi mahirap naman pag lumago na sa malaki na,
mga agaw na ng area. Oo. Aabot na siya sa taas. Tsaka nakakatikim siya ng foliar yung damo, kaya mabilis. Mabilis. Ayan, so mga idol, 7 weeks. Ayan, kompletong guide po ito siya mga idol. 8 weeks na tayo. Ito yung 2 months na mga idol. Ano yung ginawa natin sa 2 months sa idol Larry? 7 weeks pa lang tayo ngayon. So, next week siguro pang 8 na. 8 weeks na. So, yun. Continuous lang tayo sa panang abuno. Abuno na next week ang schedule. Bali next week, Lunes, Monday. Oo. Apply kami ulit ng kuan ng calcium nitrate. Calcium nitrate abuno ba 'yon or drenching ba or granular? Drenching. Drenching. Drenching kasi every week nga talaga may drenching, no? Pag calcium nitrate kasi drench ang ginagawa ko, ni drench ko talaga. Kita umulan man o hindi, basta every Monday drench talaga. Oo. Yan, so calcium nitrate ang pinaka secret mga idol. Ito 'yun yung pinaka farmer secret kasi ang calcium nitrate kasi sa amin po mga idol, yung calcium nitrate nagpapakapal siya ng bunga, ng balat ng bunga. Bulat. Kaya hindi siya basta-bastang madapuan ng anthracnose, the same time mabigat yung bunga pag kinilo kasi makapal eh. Makapal. The same time, ano din siya, yung mga bulaklak hindi siya basta-bastang nalalaglag kasi mataas ang concentration ng calcium sa tanim. Maliban doon sa foliar. Oo, maliban sa foliar. Ayan, so sobrang ganda po mga idol. Kung napanood nyo po ang unang part na ating video, yung pest and disease naman po mga idol, pwede nyo pong napanoorin mga idol, no? So dito, management tayo from tanim hanggang 8 weeks or 2 buwan. Oo. So 2 buwan pa lang itong silly farming natin na 5 hektarya, idol Ari. Yes, yes, 5 hektarya. Ayan, so ito, expect mo mga ilang ano to, ilang kilo ang harvest? Ayan, siguro sa isang hektarya, expected namin is mga makakuha kami ng mga kahit mga 5 tons lang man. Sa 5 hektarya? Hindi, sa isang hektarya lang. Kaso lang, nagkaroon lang tayo ng mga casualty, kaya siguro hindi natin makaabot yun. Pero at least, kahit paano, medyo malapit-lapit ng konti doon. Ayun. Sa expectation ni Mayor. Oo. Yan, madami. So ito na, 8 weeks na po tayo mga idol. Tatanungin lang natin kung ano yung kumbaga yung mga napansin niyang kailangan pang improve sa sili kung mayroon pa man, no? Mga idol, ano idol Larry, ang usually ma-recommend mo sa long run mo ng sili na 2 months, ano kumbaga yung mga nadaanan yung mali dito kung mayroon man po? Ayun, yung nakaroon lang tayo ng mga sakit, yung soil borne disease, yung bacterial disease. So yun lang isa sa mga napansin namin na hindi namin na-expect na may mangyayari pa ng ganun. Yun ay hindi na-expect pero hindi yun siya mali mga idol kasi sa amin po mismo meron din kaming ganun. Meron din. Common po yan sa even at salpo at saka siling pansigang. Kahit nga talong meron din. Sa lupa po yun siya. Saka yung sa kwan, sa first natin na pagtanim, yung nailagay natin na vermi, doon tayo meron, medyo nagkamali tayo ng kunti doon kasi sa timpla ba or? Hindi, sa doon sa vermi na bininta, binilever po sa atin. Tuli hindi siya kwan eh, kumulang siya rice hull. Hindi siya vermicast? Hindi siya vermicast. So doon tayo nagkaroon ng problema dun sa mga bagong tanim natin. Pero actually, tuloy-tuloy yung pagtatanim, tuloy-tuloy yung pagre-replace natin sa mga yung mga namatay. Automatic replace agad kaya marami pa tayong kunla doon na available. Ayun, so sobrang ganda po mga idol. Mayroong silang casualty lang or mortality yung sa pagtanim dahil mainit yung rice hull na dinilever sa inyo instead na vermicast yung order niyo. Yes, yun po mga idol. So medyo doon tumagilid konti. Pero at least hindi na yun mauulit kasi may mga coming pa mga idol. May coming pa doon, no. May mga maliliit pa at saka may mga nasa seedling tray pa sila. Punta tayo dito idol Ari. Yan, so sana makita nyo po ito siya mga idol. Yun yung management nila. Yan, usually ito ba yung namatayan na idol Ari ng ano ng rice bowl? Ay, okay. So ito pa mga idol yung sinasabi nilang vermicast sana. Pero ay sunog siya na ano na rice hull. Sunog no? Bagong kwan pa daw yan eh. Sabi, tinanong ko yung mga nag-howl doon bagong sunog pa lang daw yan. Mainit pa rin ilagay sa sako. Oy, so hindi talaga yun siya kumbaga pataba ano? Hindi, hindi. Pa kasi ano siya, parang alkaline siya. Bulaklak siguro. Bougainvillea. So ito mga idol, saglit lang ah. Ito kasi natumba na siya eh. Ito yung kulang lang sa sticking no. Yan. Kasi mabigat po talaga siya idol. At saka bilib na bilib talaga ako sa program nila mga idol.
kasi sobrang ganda, makikita nyo pa naman, no? So ulitin lang natin na idolare, sa every week meron tayong drenching ng calcium nitrate. Calcium nitrate. At saka ang timpla noon ay 5 kutsara lang sa isang knapsack. 16 liters na knapsack sprayer po, mga idol. Every week po 'yun. At saka every 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks. Every 2 weeks po, mga idol, ang apply ng foliar fertilizer. Primo plant booster. Tama ba? Oh, yes. Tapos nakalimutan ko na ang fertilizer nila ay ilang ano ngayon, so, una? Gumamit tayo ng kuan ng first week nga. 1846. 1846 sa first week. 1846 lang, and then second week yun urea. Urea. DAP. Oo. Tapos next na abono, Supergrow. Supergrow na. Supergrow na tayo. At saka potash ba 'yon? Supergrow sa KMOP. MOP, MOP. Oh, potash. At saka bukas, sa Lunes, drenching ulit tayo, calcium nitrate. Calcium nitrate ulit na drenching, mga idol. At saka ang kanilang prevention ay yung after kasi ng abono, may prevention silang insecticide, yung yes. disease, malatayon, yun. Yun, disease at saka malatayon, alternate lang yun. Alternate lang. Bawat abono yun. Mga ilang araw ba after abono? 2 days after abono. Pag nakita, pansin natin na medyo mag-effect na yung abono, automatic spray. Prevention, para walang makalapit. Mm-hmm. Ano usually ang nakalapit dito? Yun, yung mga paru-paru na yung mga maliliit na paru-paru, yung uod, cutworm. Yun lang naman, actually ang napansin ko dito na insekto na lumapit. Pero ngayon wala po mga, wala kami makita. Wala kami makita. Isa pa sa naging problema lang namin dito actually, kasi na-sure tayo ng cyclone. Hindi namin natapos yung fencing. Minsan kasi dito naghahabulan yung mga aso, kaya yung iba, yun ang naging dahilan na natumba, na putol yung sanga. And then may mga na-encounter din kami dito, yung medyo maliliit kasi maraming kinaina ng kambing. Kinakain ng kambing yung sili? Yes, kinakain ng kambing yung talbos niya, lalo na mataba. Kala ko nga hindi kinakain, kinakain din pala. Yung doon sa unahan, yun, maraming nakain, saka dito sa likod. Sigurado po kayo na kambing, baka mamaya tao nilagyan ng manok eh. Hindi kambing. Masarap to sa manok. Kasi makikita mo na yung bakas niya eh. Meron kami na encounter last, yung medyo nag-uumpisa pa lang siya. Siguro mga mahigit 30 puno. Ano? Yung pinili talaga yung matataba, yung dahon. Tapos? Sabi ko tinula to ang labas nito. Tinula na manok ang nilagay. Tinula siguro yun. Okay. Gunting talaga yung ginamit eh. Tinulungan kanya mag-pruning. Tinulungan niya mag-pruning, maliliit pa. Yan, tinulungan mag-pruning. Ito yung walang pruning, tama ba? Oo, ito yung walang pruning. Ito yung walang pruning. Saan ba yung may pruning mo, Idolari? Doon tayo sa kabila, doon sa mga bagong buwan pa lang. Bago pa dito, hindi mo na-apply. Sige. So ito mga idol, pupuntahan po natin pag harvest na. Yes, oo. Sa amin, naka-harvest kami ng, I think, 76 days harvest na kami. Mm-hmm. Ito 60 days? 65 days pa lang. 65, baka in 10 days from now or 20 days harvest na to. Harvest first na. Picking sa pinakababa. So dito yung unang naluluto mga idol. Ay grabe yung laki. Mm-hmm. Ayan oh. Grabe oh, ang laki oh. Yan. Grabe. So ito ang pinakamabigat, yung tangkay niya oh. Mm-hmm. Mahaba. Ayan. So Idolari, I think na nalaman po natin mga idol yung program nila. So sa pagbalik natin pag harvest dito, itutuloy natin kung ano yung naka-program sa kanila. Sana mapanood nyo po. Ano ba yung best advice mo sa ating mga ka-farmers para magtagumpay? Maliban, exempted na yung presyo ah. Kasi mura po ngayon mga idol ang presyo. Magtagumpay sa padamihan ng harvest. Ngayon, mga kasili natin, ano, tuloy-tuloy lang po tayo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun na, tulad lang po ng sinasabi ko, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pagpursigihan natin na mapaganda natin yung tanim natin, alagaan natin siyang mabuti para naman makapagbigay po sa atin ng maraming bunga. So dapat, continue lang, huwag tayong ma-discourage sa presyo o sa ano man, basta tanim lang tayo, tuloy-tuloy lang natin. Kasi itong sili naman, hindi lang pa isang harvest to, pang matagalan din siya. So makakamtan, makaabot natin yung mahal na presyo. Ayan, so tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang mga kasili. Kaya bang abuti ng 2 years? Siguro mas mahigit pa kung maganda lang yung pag-aalaga. Depende kasi yun sa pag-care mo sa tanim, pag-aalaga. Ayan, at saka mga idol, ang kanilang farm supervisor na si Ma'am Noor, tatanungin din natin. Ma'am Noor, ano yung ma-advise mo sa ating mga kasili farmers at saka mga workers din na nag-work sa mga sili farm? Everyday po,
i-monitor po natin yung area natin. Yung pansinin po natin yung ilalim po talaga nung plants natin kung may mga may problema na po sila. And then yun, tamang monitor lang po talaga. Yan, araw-araw ba yan? Yes po, everyday po. No, no weekend po. Ayan, so ito yung napakagandang advice na mula sa magandang ka-farmers din natin. Siya po ang supervisor or nag-handle ng program ni Mayor Paxali at yes, saka po mga tauhan din. Tama ba, ma'am? Yes po. Ayan, so siya po, mga idol, kung ano yung kailangan ng mga sili, sa'yo nakadepende ang desisyon or... Ah, hindi po. For application lang po kami. Application. Yung schedule po is nasa kay Mayor Dato Paxali. Ayun. Yung sa field, kumbaga mga idol, po, pag kailangan damuhan, yes, sa'yo po yun. Yes po. Kailangan mag implement ng mga nasa program, sa'yo din po. Yes. Yan po mga idol. Sobrang ganda po ng advice ni Ma'am Noor po mga idol. So maraming salamat po mga idol. Sana po marami kayong natutunan sa video na ito. Don't forget to subscribe ang aming channel, ang Pinoy Palaboy at saka ang Traveling Boots at saka huwag kalimutan ni mga idol mag-like sa aming video, mag-comment at saka i-share para marami pang makapanood sa ating mga video at saka i-click na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga next video pa natin, tips, techniques at saka mga diskarte sa farming para magtagumpay po tayo. May advice pa ba kayo, sir? Wala na, okay. Wala na. Yan, sa'yo po, ma'am. Okay na po. Okay na po. Yan, happy farming po mga idol. Kaway-kaway!